FYI is back with Governor Vilma Santos Reto, with Congressman Nick Briones, Rico Heron, and the future Councilor of Lipa, K. Briones. Partner, napakaganda ng performance ni Mayor, ni Governor, dati ng Mayor, ng Governor, halos hindi na nga nilabanan ngayon. Mm-hmm. Eh, 2016, pagtuloy-tuloy, eh, halimbawa, ang clamor, partner, ng partido. Mm-hmm. Eh, ang panlaban sa liberal, eh, si Governor. Aba, eh, ako'y naniniwala, hindi natin masabi eh. Ang kapalaran. Alam mo, Governor, magbiruan muna tayo bago ako magtanong na seryoso. Huwag ka mahuhulog sa upuan. Buti ka na ako mahuhulog, makahawak na ako alam eh. Alam mo ninyo, ang nakikita ko kay Governor B, itong magiging tinik ni Vice President Binay at ni Chris Esquivero, yan ang magiging pambato namin after 3.5 years. Governor, ano sakreto mo? Nakakatulog ka pa ba sa... Kasi dadalawin kita dito, ang haba ng liga na nakikipagtanayam sa'yo, natatandaan mo lahat to? That's why mahilig po ako na sa, kung napansin nyo sa akin pong mga staff, every time may kausap ako, kung nadidinig nyo lagi ko, isulat mo. Isulat mo. Kasi sa dami ng kinausap mo, pumasok pa lang sa kwarto, may kausapin kaysa, hindi mo na maaalala yung pero hindi ka... Because yun po ang aming proseso. So I will face all the people. Pero bago ako umuwi, dun kami naglalatag ng lahat ng mga ito. O pwede na itong pagbigyan. At least natatapos for the day. Hindi ka, Bob, hindi ka nasisingitan. Kasi kanina pinagmamasdang kita habang kausap mo yung ibang mayor. May nakikiusap ng mga project, nakita mo gan. Sandali, baka sumabi tayo dyan, February. Comelec ban. Apo. Paano mong pinag-aaralan lahat ito? Samantalang pumupunta ka pa sa mga TV station, pupunta ka pa sa ibang lugar para pagsilbihan sila lahat. In the first place, I'm well briefed. I have very efficient people, mm-hmm. Very competent. And ako kasi po, plus I have my mentor and my tutor, Senator Ralph. Mm-hmm. Pag may mga national issues, yung mga issues nyo sa mga baboy, mm-hmm. sasabihin niya sa akin, you watch this or you read this. You ought to know this way. So pag-aaralan ko yun. Plus the fact, isa ko kasing tao na if I don't understand a thing, I ask. Mm-hmm. Pag hindi ko naiintindihan, hindi ko naiintindihan yung mga nagsisilbi dito, 35 years, uh-huh. 40 years na. So when I don't understand a thing, paniwanag mo nga ito sa akin. So I'm learning. So meaning to say, Governor, hindi mo sinasabi na ikaw lagi ang tama. Ay, kaya po, pag-aaralan mo. Hindi po ako nagdedesisyon ng sarili. Always consultasyon. At alam mo yan, nung pinederate natin na Congressman Nicky ang NGOs, laging may consultation. Alam po ni Congressman Nicky. Alam mo, si Governor, hindi lang yung kanyang magagaling na staff ang kanyang kinukonsulta. Mismong yung mga taong bayan. Kaya naman ang ganda na resulta ng kanyang performance. Sa kanyang pinapasukan larangan papel. That's very important. Proper consultation. Ngayon siguro bago maubusan ng oras, can you give our televiewers at least 3 major projects that you will continue after the 2013 election? Ah, okay. Yeah, at least 3, madam. Of course, I will still go sa unang-una pa rin yung health kasi walang katapusan yan. Tama po ba? Anything or any innovations na po pwede pang gawin to enhance more yung health services, I will truly do it. Mm. At siguro po kung kakailanganin pa na may makausap para magkaroon ng mga trauma center, no promises, long term, but this is how I vision ko lang. Mm. So health and of course, the basic needs, education, yun lang. And agriculture. Life, yun na nga po. Yun. Livelihood. Because in anything that you do, ito lang pong tatlong bagay na ito ang pinaka-importante. Useless mag-educate ng tao kung hindi malusog. Yeah. Useless magbigay ng kabuhayan kung hindi malusog. So malusog muna, bigyan ng magandang edukasyon ng tao para magkaroon ng magandang kabuhayan sa pamamagitan din ng malaking porsyento ng agrikultura sa Batangas. And if we can be of help in upgrading sa gamit ng mga pang-agrikultura natin dito, mga farmers natin dito, or at least maging friendly sa mga gusto mag-invest para makatulong sa kabuhayan, we will be
very, very open and friendly. Yan lang munang tatlo akong mabibigyan ng pagkakataon. Palagay po ninyo, Governor, kung makakatulong ang AGA Party List sa inyong agri-plan. Projects or programs. Okay. Palagay ninyo kung may katulong pang isang congressman si Nikki na magiging number two doon sa AGA, palagay ninyo mas lalo nang yayabong? Totoo po yun. Kasi nung araw pa naman talaga si Mr. Heron, sinabi ko na rin po, at saka syempre si Congressman Nikki. Kasi sa totoo lang po, looking forward ako na may representatives po tayo talaga pang agrikultura. Actually, not only here in Batangas, because yung Pilipinas natin, agrikultura talaga, whether you like it or not. So if we are going to give any support at yung naniniwala kang may malaking maitutulong sa kabuhayan ng Pilipino, not only Batangas, agrikultura po. So dun sa mga gustong ma-enhance pa, ma-improve pa yung pwede nating magawa sa agrikultura natin, especially Batangas, ito truly, I truly believe sa AGA, kay Kaniki and kay Mr. Heron. Sana, totoo po, kasi katulong po sila, totoo po yan. Alam po ninyo na libot ko ang Batangas, na-interview ko na halos lahat ang mga mayors. Nakita natin ang mataas na antas ng agrikultura. Suportahan pa natin si Governor B. Hindi lang bilang star of all season. Siyempre, dapat na maging mas magaling pang gobernador. Thank you. Batangas. Thank you so much. Maraming salamat po. Maraming salamat. Happy New Year. Yeah, happy New Year. Happy New Year. Yeah. Basta ako, hindi ako manghula, pero may nakikita ako maganda future ni Governor. Yeah. Mr. Good luck. Good luck. My CDC family. Agrikultura yan. Kay, good luck to you. Good luck. Si Kay, looking forward to work with you. Given a chance. Okay. Yan, sige, huwag niyo kakalimutan sa lipa. Ang FYI will be back after a short break. FYI!